Okay, so ito yung ating task manager. So dahil ang pinag-uusapan natin ay processes ng operating system. Dito, manonotice ninyo yung mga processes na nangyayari. Ayan, ito po. Ayan. Ano yung mga processes? Ano yung mga applications na naka-open? Tulad yan, itong laptop ko naka-open yung on-screen keyboard, yung Adobe Acrobat Reader, yung Google Chrome ko na may 29 tabs, di ba? Ang dami. Naka-open yung Microsoft Point ko, naka-open yung Microsoft Teams ko, yung Paint, Task Manager. Ito, Task Manager po ang tawag dito, ha? At saka Windows Explorer. Alright? So, ito yung mga process ko. Notice, doon sa status niya, sasabihin niya, ilang percentage ba ang kinain niya doon sa processor? Gaano ba kabilis? For example, itong on-screen keyboard, 0.9% lang. Yun lang ang capability niya to run, no? Because maliit lang naman yung on-screen keyboard. Ang pinakamalaking kukonsume mo doon sa processor mo, kaya malalaman mo na mabagal mag-open yung application is that ito, tulad ko, si Google Chrome. Si Google Chrome, ang kinain niya sa memory ko ay 73-74%, kaya mabagal, no? Kasi yung memory mo at saka yung processor mo, dapat tandem yan sila. Tingnan mo to. Umabot ako ng 1.4963 megabytes sa memory. 83%. No? At ito namang disk, ibig sabihin sa pagkasaibang ko ng storage, ay 97%. Minsan nag-100%. No? Nagbabari siya. Sa network, wala naman akong kailangang gamitin dyan. So, 0% lang. Yung GPU, ito yung graphics ng iyong computer, ilan ba ang kinakain niya sa memory. So far yung Google Chrome, ito, nagbabari siya, 5.4, 6.8, yan. So napapansin niyo, nababago yung ating percentage, no? So ito po yung distribution ng processes sa aking processor, sa aking memory, sa disk, sa network, sa GPU. Okay? So, sa background processes, okay, like for example, this one. Ito, hindi mo ito makikita naka-open, naka-run. Pero ito kasi yung mga system tasks. Ito yung sinasabi ko kanina, yung sa program tasks. Ito yung mga system tasks na naka-open. Okay? At running din po yan. Tulad nito, Intel R Dynamic Platform. Ito yun, sa sound card ko to. Itong location notification, Microsoft Network Real-Time, itong HD audio background process, eh pag hindi naman naka-runtime yan as task, hindi ko kayo maririnig. Diba? Yung CTF loader, yan. Itong Brother Help, ito yung sa printer ko kasi ito. At yung anti-malware service executable, ito po yung aking antivirus. So naka-open lang siya lang ganyan. Background processes sila. Even hindi ko sila i-click, ay running po sila. Kailangan po talaga ng OS yan para tumakbo ng maayos po yung computer nyo. So, basically, ito lang po talaga yung mga kinilik ko kanina. So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 processes na inopen. As in, kinilik ko, double click. Ganyan. Alright? So, ito yung processes. Ito naman yung performance. Ayan. So, sa performance notice, makikita mo yung processor ko. Nagbabari kung gaano kabilis, no? So, ang utilization niya nakalagay 66%, 90%, ibig sabihin gamit na gamit yung processor ko. Kaya minsan mabagal, 'di ba? Yung speed ko 1.69 GHz at pero ang base speed ko 1.7, medyo mabilis na, no? So, notice mo yung processes ko 168 ang kanyang kinain per second or 170 to the, my threads na 256, yeah? 2,057, 2,056 rather. And merong uptime. Ibig sabihin na uptime, ito yung time interval niya with each processes. So ito yung aking CPU activity na nangyayari. Dahil 8 yung processes ko, ito yon. So pag tinignan mo sa performance, di ba nagbabari kung ginagamit ko ba. So total yung Google Chrome ko, katulad yan, naka-Google Chrome ako. Gamit na gamit siya, so ito yung speed niya, ito yung utilization na gagamit niya sa processor ko. At ito naman yung sa memory.
So sa memory, wala naman po akong ginagamit pa na i-save ko yung file, ganun, wala. No? Kaya kita nyo, flat lang siya, hindi siya masyadong magalaw, no? And ang available memory ko pa doon sa partition ko ay nasa 837 MB. Alright? So, 1,600 MHz naman yan. Okay lang, medyo mabilis pa. Sa disk, wala naman akong sinisave pa na files yan, no? At kagaya sa memory, so wala kayong makikitang percentage yan. Pero kung napansin nyo, gumagalaw siya kasi po nagbabari kung anong ginagawa ko sa execution during runtime at ready state, no? Yan. Ethernet, hindi man ako nakakonect sa Ethernet. Wi-Fi, nakakonect ako sa Wi-Fi, mapansin nyo, bumababa siya. Nagiging 2 megabytes, 1.3 kilobytes. So, bumababa siya kaya nagkakaroon ng mababang connection dahil mahina yung kanyang throughput, no? Ng kanyang wireless network. Ayan. Ganun din sa graphics. Ayan. Makikita mo yung 3D graphics kung gano'ng kalaki, gumamit ba ako ng malaking graphics. At kung may kinopya ko, may video processing mo nangyayari, di ba? Ayan. Ito. App history, kung mayroon kang dinilit na ano, or mayroong mga bagong download ka ng files, yan, makikita mo rin yung mga madalas na ginagamit mo na app sa computer mo. Nakikita mo yung kanilang process time, network time, metered network, tsaka file update. Ayan. So wala pa naman akong ginagamit dyan. Startup, ayan. Sa startup naman ay lahat ng mga process application na pwedeng pagpilian na i-open. Pwede ka merong i-disable, pwede rin hindi. Users, so ako ito, ako yung users na gumagamit dito sa computer ko. So makikita nyo dyan kung sino po yung gumagamit. Kung marami kayong gumagamit at nagsiswitch account kayo, makikita nyo dyan sa users detail yung mga user account. Okay? Ayan po, details. Services, ayan. Ito yung mga services lahat na naka-install sa computer ko. Ayan. Lahat yan. Dami, di ba? Alright, so yan po yung mga yan. Ayan. Processes, Windows processes, ito yung nangyayari. No? Yung client server runtime process. Kasi ito po yung magsasabi kung kailangan na bang i-load yung mga naka-ready state. Salimbawa, ito, kinilik ko po yung process ko na Microsoft PowerPoint, diba? Eh, naka-open yung ano ko, Microsoft Teams. So, the more kong nina-navigate yung PowerPoint, the more nakakain siya sa memory mo. At the more nakakain siya ng storage or space dun sa yung processor kung gaano ba kabilis. For example yan, 0% po yung processor ko kasi wala naman pa akong ginagamit. Kasi di ba naka-close na yung PowerPoint ko kaya 0%. Pero nung pag-open, yung nagba-browse ako ng PowerPoint ko, kumain siya ng 36.1 megabytes sa memory. Ayan. So sumatotal, itong file manager makakatulong to sa inyo kung meron kang kailangang i-check, no, kung gaano kabilis. Kung bumabagal ba yung computer mo, dyan mo titingnan yung mga processes. Pwede ka rin mag-cancel. Halimbawa ito, eh hindi ko naman nagagamit to dahil naglalag na yung computer ko, i-close ko na to. Right-click mo lang yan, end task. So pag end task mo, tayin lang natin, end task. Ah, ito pala. Ayan. Pag end task mo, makikita mo mawawala sa processes. So may stop, mata-terminate yung execution. So, medyo bibilis po na yung computer natin. Kasi ibig sabihin, marami ka kasing naka-open na hindi mo kailangan. Diba? Halimbawa, itong PowerPoint, hindi ko na kailangan to, pwede mo nang i-end task to. Right-click end task, or ito, i-click mo to, yung end task. So, suspended. So, actually, naka-open pa yung PowerPoint ko. Ang gagawin niyang status, suspended muna kasi at may mag-pop up dito na sasabihin, do you want to really close the file or hindi. Pag kinilik mong
close, save, edi magkuklose na yung PowerPoint mo. So ngayon, na naka-open lang na application sa computer ko, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan. So pwede pag naglalag yung computer mo, diba, naglalag yung paint. So gawin mo, dito ka dumaan sa task manager, i-first terminate mo na yung application para hindi na mag-lag. I-close mo na, i-terminate, i-first terminate mo na. So yun ang ginagawa ko, yung click mo siya, tapos i-end task mo, or right-click, end task. Ibig sabihin, i-close mo na yung, terminate mo na yung file para hindi na kumain doon sa memory mo at medyo bumilis-bilis naman yung computer. Diba? Kasi pagka marami naka-open na application, marami siyang pinoprocess. Kaya ang bagal ng computer. Diba? Ganun po yun. Ma'am, paano nag-lag din yung task manager? Pag nag-lag yung task manager, ay, edi close mo na yung task manager. Pag ito, kinulos ko, hindi mo na makikita ito. No? Usually, ang task manager, katulong natin yan kapag ka nag-lag yung processes natin, yung mga computer, yung mga application. Kasi hindi na natin maklik yung close, di ba? May mga ganong application, di ba? Kunyari Word, ba't ayaw na maklose? Ano ba yan? Hindi na maklose. Ayaw ko na siya, i-close ko na siya. Ayaw niya mapindot yung close, yung exit, di ba? Yung X. E di gawin mo, duman ka sa task manager, dyan mo siya i-force terminate para wala na siyang ligtas. So, ang gagawin niya, ang gagawin ng processes, parang inuutusan mo yung OS na sa pilitang i-close na siya, i-terminate na siya para hindi na magamit at hindi na kumain doon sa memory at sa CPU mo. So, di ba? Tapos kung dahil nag-lag, i-open mo ulit, di ba? Pwede ka diyang mag-force terminate. Ganun po. Right? So, tulad niyan. Yung task manager ko,